So eto na nga po mga idol, ang ganda ng balita natin ngayon kasi Mero 4 alas magkakaroon na nga ba ng next fight next year. At bansang Japan ayaw tingilan si Casimero 4 alas, tatanggalin daw ang suspension. May boksingero dang ilalaban sa bansang Japan. And bago yan kaibigan, huwag na magpumunang kakalimutan na i-like at subscribe ang ating YouTube channel. And then pahitari po ng notification bell. Maraming salamat po. As of now mga kaibigan, ay nakapokus po ang kampo ni Casimero Angas ng Pinas sa pag-akyat po nito ng division sa featherweight mga kaibigan. Matapos po kasi siyang desisyonan ng bansang Japan at suspindihin ng isang taon mga kaibigan, ay tila kahit anong gawing panunuyo at pagsusori o pakiusap ng bansang Japan na tatanggalin na daw nila ang suspension para daw muli siyang lumaban sa bansang Japan, ay kinansila at tinanggihan po ni Casimero. Ang tanong, bakit ibabalik o tatanggalin ng suspension mga kaibigan itong si Angas ng Pinas ng bansang Japan? Na ang malaman po kasi ng bansang Japan na itong si Casimero 4 alas ay pinaplanong umakyat ng featherweight division, ay tila mas naging delikado ang kanilang manok na si Naoya Inoue. Baka daw po kasi sa featherweight division pa magkaharap itong si Casimero at si Naoya Inoue, at sa pagkakataong iyon na hindi na makatanggi itong si Inoue. Alam naman natin kapag ka featherweight ang pinaglalabanan mga kaibigan, hindi pwedeng sa Japan ka lang lalaban, no? O sa sarili mong bansa. Kailangan mo lumaban sa iba't ibang mga bansa mga kaibigan, dahil nandoon po ang malalakas na boksingero. So understood kay Inoue, super bantamweight o sa kanyang mabawang division dati ay talagang dyan sa bansang Japan lumalaban. Pero as of now, alam natin na hindi pwedeng ganun lagi mga kaibigan. Kaya naman, anong klaseng panunuyo, lahat ginagawa na ng bansang Japan para pumayag si Casimero na lumaban muli sa bansang Japan. Pero hindi na po yan papayagan ng kampo ni Casimero. Ayon na rin po sa ating mga nakuhang update, ay may nakahanda na or may nakaabang na na big fight etong si Casimero by next year sa ibang bansa. So hindi pa natin tukoy kung saang bansa ito, pero siguradong hindi ito sa bansang Amerika mga kaibigan. Matapos po kasing makagawa ng history fight na round 1 TKO etong si Casimero kontra kay Saul Sanchez, ay tila mas nakilala siya ngayon sa larangan ng boxing. Dati po kasi minamaliit lamang at hindi pinapansin ang pangalan ni Casimero 4 alas, no? Dahil nga may mga talo din naman si Casimero, pero dahil nga sa napakagandang pinakita niya sa kabila ng kanyang edad na nasa 30 plus na mga kaibigan, doon siya mas hinangaan ng mga sikat na boxing promoter. Number 1 na dyan, no? Ang influencer at top na promoter po ng boxing sa Saudi Arabia na si Turki Alashik. Alam natin mga kaibigan, bigatin yan, kaya walang imposible sa mga laban na gugustuhin ni Casimero 4 alas. Ngayon po kasi hindi na tinatarget ni Casimero o kanya ng kampo niya na labanan itong si Inoue, dahil si Inoue mismo maghahabol dito kay Casimero para labanan, no? Magkakaharap at magkakaharap din sila mga kaibigan. So ang ganda ng balita, kung sinasakali o kung sakasakaling next year ay magkaroon ng laban ito si Angas ng Pinas, for sure mapapahiya ang bansang Japan. So yun lang mga update natin, huwag na huwag kakalimutan mag like and subscribe. Maraming salamat po.